Hello Pisces, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Pisces? Earth shift. You are very connected to Mother Earth, and as such, you experience all that she does. Ang meaning pa nito ay reminder ito sa iyo na kailangan mo mag-exercise at kumain ng tama. Hangga't maaari ay yung magkaroon ng time para sa sarili. Celebration. Take time out to celebrate. Ang meaning pa ng card na ito ay yung i-congratulate ka sa mga bagay na nagawa mong tama. At saka, kilalanin mo din yung mga bagay na na-achieve mo na. At yung mga bagay na ginagawa mo pala ngayon para makamit yung achievement. Hibernation. Your soul needs time alone for meditation and rest. Ang meaning pa ng card na ito ay kailangan mo ng pahinga at saka yung makapag-relax ba. Kasi importante yun sa buhay natin para magkaroon ng balanse. Pareho yung meaning ng mga cards mo. Mukhang kailangan mo talaga ng pahinga. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Pisces. Ano ang dapat i-apply sa buhay? Ano ang resulta? At sa huli, kukuha ko ng bottom of the deck. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po mag-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Five of Swords, The World, at Queen of Cups. Ang message ng universe sa'yo ay tama yung mga bagay na ginagawa mo para sa sarili mo. Na imbis ipilit mo yung sarili mo para sa katotohanan or tama, mas pinipili mo yung kapayapaan sa sarili. Hindi naman ibig sabihin talo ka na sa sitwasyon, kundi ito yung paraan mo para maresolbahan mo yung mga challenge na dumarating sa buhay mo. Maturity ang pinapairal mo at gusto mong mas makamit yung achievement at success sa buhay. Ang ilan sa inyo sa career, ang gusto mo naman talaga mag-focus sa trabaho mo. Pero dahil nga sa mature yung isip mo, inuunawa mo yung mga kasamahan mo base sa emosyon. Kasi tingin mo, yun yung kailangan ng mga kasamahan mo sa trabaho. Dahil sa nagkakaroon ng tension at saka kulang sa communication. Ang ilan naman sa inyo sa career ay nakamit mo na yung tagumpay mo sa karir mo at saka business. Ang ilan sa inyo dahil sa hard work ay nakuha mo yung posisyon na gusto mo sa trabaho. Ang ilan sa inyo na single, kilalanin mo muna yung potential person na nagkaka-interes sa iyo. Lalo na't ang ilang single, yung potential person ay hindi natin kalahi. At saka ang ilang single ay makakamit ka ng potential person na loyal at saka faithful na partner. Mas mature kasi yung potential person sa iyo. Maybe sa age o kaya sa pag-iisip. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay hindi mo na talaga natiis. Yung kasi hindi kayo magkasundo ng person mo. Kaya ang ilan ay nakipaghiwalay
dahil na rin sa cheating or betrayal. Ang ilan sa inyo LDR ang relasyon, kaya mas lalong nahihirapan kayo ng person mo na makapag-usap. Pero ang ilan na nasa relationship ay happy at secure ang relasyon. At dalawang cards na ang nagsasabi niyan na may magandang outcome ang relasyon niyo. Dahil sa pareho kayong mature ng person mo, umiiral yung responsibilidad at pagmamahal. The Magician, Two of Wands at Six of Pentacles. Ito naman yung ano ang dapat i-apply sa buhay. Ito yung mga cards na meron kang abilidad na para maging successful. Ang universe ang nagtuturo sa iyo ng positibong paraan para maging successful. Kasi meron kang dalawang pinagpipilian. May posibilidad na ang ilan sa inyo ay kung mag-a-abroad ka ba o dito na lang sa Pilipinas. Nakadalawang cards ka na kasi ang ilan sa inyo meron kang kailangan tulungan or responsibilidad. Sa financial, merong malaking pagbabago. Mag-i-improve yung financial stability mo. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan. Ang kailangan mo lang gawin ay yung i-balance ito kapag ka dumating or nangyayari na. At saka ang mga Pisces, likas na matulungin. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan na ibabalik ng universe sa iyo yung mga kabutihang ginagawa mo. Sa mga nasa relationship, ipinapakita na magkakaroon ng stronger commitment at happiness. Pero ang ilan na nasa relationship, kahit na may karelasyon ka na, meron ka pang karelasyon na iba or pinagpipilian. Nakadalawang cards ka na para sa betrayal or cheating. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nag-iisip yung person mo kung magta-travel ba kayo together, yung mga pagsasamahan yung dalawa kasi nga maganda na yung kita niya. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship ay pagpatuloy yung give and take sa relasyon at saka balanse para mas lalong tumibay yung relasyon nyo ng person mo. Sa ilang single, nakadalawang cards ka na na may potential person na magseseryoso sa iyo. Ang ilang single naman, namimili ka kung sino sa dalawang person yung magandang makarelasyon. Yung secure ka or yung taong mahal mo. May dalawang person kasi na magkaiba yung happiness na nararamdaman mo. Lalo na't yung isang person ay, yun nga, pangalawang card na to na mature at saka ibibigay niya yung mga pangangailangan mo sa financial or love. Kasi ito na yung reward ng universe sa iyo. Kasi ito yung naiisip mo kung paano ka makakatulong para maging secure ang buhay mo. Pero kung may pagkalito pa rin, magdasal ka para i-guide ka. The Hierophant, Ten of Cups at Page of Swords. Ito naman yung resulta. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo ay sumusunod ka sa kung ano yung nakalakihan na tradisyon. Kasi nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng kasalan. Or, ang ilan naman sa inyo, may swerte na darating sa iyo. Blessings na makakapagpakontento sa iyo. At ang advice ng mga cards, anuman ang sitwasyon mo, hindi lahat ng pinapangarap mo ay matutupad agad-agad. Lahat ay nasa tamang timing. Kailangan mo magpatuloy at kailangan din ng pasensya. Sa health naman, kung meron kang health issues, kailangan ipagpatuloy mo pa rin yung
pagpapatingin sa doktor. Lalo na yung kondisyon mo patungkol sa gamot, kung akma ba sa iyo. Ang ilan naman na nagkaroon ng sakit ay merong pagbabagong mangyayari sa kalusugan, magkakaroon ng healing. Mag-i-increase din yung energy mo. At saka sa health, kailangan ng moderation. At saka yung pag-iingat para hindi ka magkakaroon ng health issues. Sa mga single, naka-apat na cards ka na na may potential person na magseseryoso sa iyo. Committed at saka secure ang magiging relasyon niyo. Sa ilang single naman, ang advice ng mga cards ay kailangan mo mag-effort. Yung bang makisocialize para makamit ka ng mga potential person. Kasi mas lalong matatagalan na makakahanap ka ng makakarelasyon, lalo na kung walang pagkilos sa iyo. Maliban na lang kung ayaw mo talaga ng relasyon, nasa sa iyo naman yan. Ang ilan naman na nasa relationship, naka-apat na cards ka na ang relasyon nyo ng person mo ay committed at happy na relasyon. Kasi soulmate mo siya. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan. At kung may pagtatalo sa relasyon, huwag mong hayaan na yung pagtatalo nyo ang mas manaig kesa sa pagmamahalan yung dalawa. At saka ang ilan sa inyo, hindi naman maluba yung pagtatalo eh. Kaya mas pairalin yung positibo sa relasyon. Ito naman yung bottom of the deck na Six of Cups. Ang advice ng card na ito ay kailangan maging mature sa relasyon, sa kapwa mo or sa person mo. Ang ilan sa inyo nasa malayo ka, no homesick ka na. Seven of Swords. Ibig sabihin nito guys, mag-ingat sa mga taong akala mo mapagkakatiwalaan mo. Pero iba pala yung intention niya. At itong Two of Pentacles naman ang nagsasabi na kailangan ng balanse sa sitwasyon. Lalo na't ang ilan sa inyo may swerte na darating sa iyo. Pero wag ito yung maging dahilan para ika-stress mo. Nagkakaroon kasi ng ups and downs ang sitwasyon mo sa buhay. Lalo na sa financial at saka relasyon. At saka guys, wag din kayong basta magtitiwala sa ibang tao, lalo na pag pinag-uusapan nyo yung patungkol sa financial. Mag-ingat din sa manluloko at saka magnanakaw. Kasi alam ng person na ito na may sumusuporta sa'yo or maganda yung kita mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood, saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Two, two, two. Remember to embrace balance in your choices. Zero, cycles, eternity. 4. A sign that you would benefit from taking a leap of faith in some respect.